Magandang buhay mga kalpanalo. Muling nagbabalik ang channel natin. Sa oras na ito ay tampok sa ating usapan si Julie na Magdangal, maging ang mga lalaking napaibig sa kanya. Pero siyempre bago yan, ay shout out muna sa inyong lahat dyan. Dalangin natin lagi na sana nasa maayos o mabuting kalagayan ang bawat isa at ligtas sa lahat ng kapahamakan. Sana rin mga kaibigan, kung ikaw ay bago dito sa channel natin, ay makapag-subscribe ka kung nais mo sa tulad nitong usapang showbiz. Yes, sir? Ano ibig sabihin niya? Ito pa? Chicken with mushroom and bamboo shoots in oyster sauce sprinkled with fried crushed garlic. Mahaba! Si Maria Julina Perez Magdangal ay ipinanganak noong Nobyembre 6, 1978 sa lungsod ng Quezon, dito sa bansang marami ang perlas. Perlas ng silanganan ang Pilipinas. Siya ay isang Pilipinang aktres, multi-platinum artist, punong abala, pasyong icon at tagapagpasaya. Makikita mo siya sa isang morning talk show na Ang Magandang Buhay. Nagsimula ang kanyang karira sa edad na 9 bilang isang miyembro ng grupo ni Ryan Kayabyab na 14K. Noong taong 1972, natuklasan siya dahil sa husay nito sa pag-arte ng isang talent manager at film director na si Johnny Manahan. Dito na nagsimula ang paglobo ng kanyang karira. Ano ba dapat kong patunayan para isipin mong hindi na ako bata? Wala ka talagang dapat patunayan dahil bata ka. Hindi na ako bata eh! Dalaga na ako! Dalaga? Dalaga na ako! Bumoboto na nga ako eh! Tsaka pwede akong mag-asawa! Mag-asawa? Pumirma din siya ng kontrata sa ABS-CBN Talent Center o Star Magic. At ang kauna-unahang naging debut niya sa telebisyon ay ang youth-oriented variety show na Ang TV. Di mo ako siniseryoso. Palagi mo akong inaasar, palagi mo akong binabaliwala. Kahit alam mo na gusto na nga kita eh. Gusto mo ako? Oo, gusto kita. Gustong gusto kita. Mahal na nga kita eh. Mahal mo ako? Mahal na mahal kita. Dahil nga sa galing at husay, ay nabansagan itong Queen of Pinoy Popular Culture at isa sa napakaraming matagumpay na multimedia artists sa larangan ng showbiz entertainment sa bansa. Hindi rin kaila sa marami na talaga namang mahusay na aktres si Ate Julina. At syempre din, hindi lang mahusay. Ito ay nagtataglay din ng stunning beauty o kagandahan na kahit na sino naman ay talagang mapapahanga sa kanya. Sa videong ito ay aalamin din natin o kikilalanin kung sino-sino nga bang mga lalaki ang nabighani at naghugis puso ang mga mata at na-inlove din sa ating bida. Marvin Agustin, nagsimulang nag-date taong 1976. Subalit hindi para sa isa't isa, kaya naman hindi rin nagtagal ang kanilang matamis na nasimulan. Inamin ni Julina sa isang artikulo ng Philstar Global na in love siya noon kay Marvin. Ayon sa actress, nang matanong ito if she was crazy in love with Marvin, tugon naman ng actress ay, "Ako oo, pero ayaw niya sa akin." Yun lang. Hirap magmahal na one-sided lang, dapat pareho, para fair. Di ba mga kalpa-winners? Kayo na ang musga. Si Julina at Marvin ay makikita mong nagsama sa mga palabas gaya ng Gimmick, The Reunion, Kung Ayaw Mo, Huwag Mo, Adik Sayo, at sa Dear Friend. Si Marvin ay kilala ring mahusay na aktor ng bansa. Bibong Muñoz, nagsimula ang kanilang ugnayan o nag-date taong 2002. Umabot ng 7 taon ang kanilang love story. Taong 2009 ay napatid rin ang tibay ng kanilang pagmamahalan at naghiwalay din. Kinumpirma ito ng kanyang ama. Sa isang artikulo ng Pip.ph na totoong naghiwalay na nga sila ni Bibong na naging kasintahan niya ng halos 8 taon. Ito naman ay may pahintulot ni Julina to disclose it in the public about the status of the relationship.
Mark Esquita. Si Mark Edward Pinabilia Esquita ay kilalang drummer o founding member ng Filipino rock band na River Maya o isang kilalang musikero ng bansa. Nagsimula ang kanilang relasyon taong 2009. After 2 years of dating ay naingising nga sila taong 2011. Pagkatapos ng 8 buwan, Nobyembre 19, 2011, ang pitsa ng sila ay natalian o naikasal. Katunayan ay nagkaroon sila ng mga anak. Hanggang sa ngayon ay masaya rin silang nagsasama bilang mag-asawa. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli. Mwah!